Ayan, so ito itsura ng Suvarnabhumi Airport. Bakit parang sobrang layo nung aeroplano namin sa mismong immigration? If ever na hindi kayo nakabili sa Klook, ayun yung mga prices. At paglabas sa immigration, kaya rin makikita kayo ng tip, dito kayo talaga bumili. Sobrang mura talaga dito. Promise. So, ayan guys, nakuha ko na. Nakita ko na si ate. Hello guys! So, for today is pupunta tayo sa Bangkok, Thailand. And guys, andito ako ngayon sa Pasay. And nag-iintay na ako ng grab ko kasi sa Naiya Terminal 2 tayo ngayon. Yung previous flight ko sa Pal is Terminal 1, pero ito Terminal 2. Magkaiba pala, no? Okay guys, andito na tayo ngayon sa Terminal 2 and I'm so very excited dahil ngayon yung flight natin, di ba sabi ko nga sa inyo sa Bangkok. And guys, ngayon hindi ako sobrang aga, parang 3 hours before lang ako ng flight ko kaya hindi ganong matagal yung inintayin ko. So, let's go! Ayan! Ito na! Okay guys, so ito yung itsura ng Terminal 2 ngayon, grabe yun! Meron dito nga parang bagong features kasi wala dito, wala niyan before na napunta ako. So let's go. And guys, share ko lang sa inyo ngayon nga pala, business class tayo. So let's go. Ayan yung business class dito, meron sariling ano, may sariling counter. Ayan, let's go sa business class. Okay guys, so ayan, ang ano pala to, Philippines Tourism Information Center pala to. So information center siya ng DOT. And let's proceed na dun sa immigration para mapaaga tayo and meron kasi kung mabuhay lounge access ngayon. So let's maximize that one. So guys, just like before, kailangan ng e-travel. So ito, dati kasi pagkapadating lang dito sa Pilipinas na ginagawa. Pero ngayon, kailangan nyo na rin iscan to or pwede nyo gawin yan ahead of time para i-present nyo to sa immigration kapag aalis kayo ng Pilipinas. Ngayon guys, nakuha ko na yung boarding pass ko. And buto na lang hindi ganong mainit ko yun dito sa airport. Tignan nyo, ang gloomy ng weather, hindi maaraw. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo doon kay Kuya Immigration, yung kapitbahay nung nag-interview sa akin. Sinabing ganun, uy, K-pop ka sir! Sabing ganun, tapos sinabi, Blackpink, iba ito. Sabi nga, nagsisandara park daw to. Galing guys! Finally guys, andito na tayo ngayon sa Bangkok. We just landed here and it's already 6:43 PM. Ayan, kita niya naman, papasunset na talaga. I mean, parang wala na nga talagang araw eh. Oh. Actually, this is my first time na nagpunta dito sa Bangkok na wala ng araw. Like, medyo evening na. So guys, this is... Wow, ito na naman tayo sa Bangkok, guys! I'm so happy! Oh, nakikita ko na naman ang mga itsura ng mga paintings. Grabe, super haba na nilalakad namin kasi sa pinakadulo kami na-assign ng building. Like yung pinakadulong parang boarding gate, ganun. And now, ito, nandito ka sa calculator and we're heading sa luggage claim area saka sa immigration. Okay guys, advice lang, kapag dumating kayo dito sa Thailand, is pwede kayo muna dyan sa duty-free na King Power at saka yun na King Power din yun. Kasi bumili kami dyan before, sobrang mura ng presyo doon compared sa mga ibang duty-free. Bakit parang sobrang layo nung aeroplano namin sa mismong immigration? Hindi naman ganun dati. Grabe, pili ko ata na. Liligaw ata ako dito sa mismong airport, ah. Ah, okay. Hindi pa naman. 170 meters pa naman immigration and arrivals. Grabe guys, akala ko dito si Marian Rivera, oh. Hey guys, I'm done dun sa immigration area. And ngayon, paglabas sa immigration area, may makikita kayo dito ng ATM. Which is, dito kayo pwede mag-withdraw kung wala naman kayong dala na parang THBO Thai baht na talaga. And maganda naman dyan guys, kasi secure yan, hindi siya talaga manloloko. Kasi di ba mayroong mga iba kapag sa public places kayo, yung parang makikita nyo yung mayroong nakalagay doon na chip na parang makukuha yung mga info niya. Pero dito, safe and secure kasi airport to. And guys, ayun, nakapag-withdraw na ako. Ang winidraw ko ay 10,000 baht. Ay, wow, sinabing pocket money. Tapos guys, ang balance, I mean, ng parang fee kapag mag-withdraw kayo dito is 220 baht per withdraw. So if ever na dalawang 10,000 yung i-withdraw nyo, is 220 plus 220, 440 baht. Okay, ngayon hinahanap ko yung Philippine Airlines. Wala akong nakikita ng Philippine Airlines, guys. Wala akong nakikita ng Philippine Airlines. Ayun. Ay! Ba't ba gumagalaw? Okay, dun kami sa Zone 14. Then after ko nang pick upin yung mismong bagahe ko, is pupunta na ako dun sa DTC o DHTC kasi para i-claim dun yung SIM card na in-avail ko via Klook. So guys, if ever na gusto nyo mag-avail ng SIM card ahead of time, mag-book kayo sa Klook. And guys, parang 300 pass ko siya nabili, yung link nasa ibaba para directly na kayo makakapag-avail. And guys, gamitin nyo yung code ko, PAULIVAN5, para maka-discount kayo ng 5% off in addition doon sa total bill nyo, okay? So, yun. Applicable yun sa mga hotel,
flights, saka activities, basta sa Klook nyo bibilin. So guys, dito ko i-claim yung SIM card ko na in-avail ko sa Klook. DTAC Happy number 1 tourist team. So dyan yun. At matatagpuan yun dito mas malapit sa exit B. So dito yun guys. O diba guys, hassle free kapag sa Klook kayo bumili. And ang kailangan lang dito para ma-claim nyo is kailangan lang yung passport nyo, then yung voucher code na ipapakita nyo galing dun sa Klook application. If ever na hindi kayo nakabili sa Klook, ayun yung mga prices. Unlimited 5G data and calls, 8 days 399, tapos 15 days 699, tapos ito and so on. Pero guys, isipin nyo 300 plus lang yung nabili ko sa Klook, pero dito 399, baht pa yan, ayun, pesos na yon. Mas mura talaga sa Klook guys. And of course, once again, use my code PaulIvan5off para magkaroon kayo ng extra 5% discount sa lahat ng bibili nyo, hotels, flights, and activities. So bago nga pala kalokos dito sa mismo airport, yung aking magulang, ang aking mami ay nagpapabili pa sa akin ng pabango dito sa King Power Duty Free. Kasi medyo malayo yung King Power sa mismong hotel ko ngayon, kaya bibili na ako dito para hindi ko na hahanapin pa yun sa mga susunod na araw. Ayan guys, tip, dito kayo talaga bumili. Sobrang mura talaga dito, promise. Wait, hahanapin kayo pinahanap niya. Clinic na color pink. Clinic na pink. Ayan, here. Ito yung pinahanap niya. And guys, share ko lang, ito 2,200 pesos lang yan pagka sa atin kinonvert. And ito yung pagbibili ng aking mom. Ayan, magkano? 1,360 baht. Tignan nyo guys, napakamura. Tapos ito yung clinic men. 1,360 lang din. Ang mura talaga dito. Tingnan nyo guys, look, napakaagang budol. Ayan, so ito yung itsura ng Suvarnabhumi Airport. Kung asan dito yung name natin, kasi susunduin tayo as far as I know. So ayan guys, nakuha ko na, nakita ko na si ate. So si ate yung naghahawak ng pangalan ko, nasa gate number 3 pala. So I'm about now to go sa aking hotel. Kasi meron akong problema. Yung paglalagyan ko ng SIM card na low baht. Kasi guys, ang ginagawa ko lagi, meron akong backup na Android phone para doon ko nilalagay yung parang data SIM. Pero na low baht siya, kaya wala akong wifi ngayon, wala akong data. So naglo-lock ko pa, hindi pa ako makakonek sa mismo wifi ng airport. Kaya yun, yan, sumikap na ako ni ate. Punta na kami sa van, finally! Maraming salamat ate, kahit di mo ko naiintindihan. Ate, ba't ang layo? Ate, ang layo! Ate, ang layo! Okay guys, so andito na tayo sa hotel, nakarating na tayo. It's already 8:40 PM and guys, sobrang smooth nang nangyari. Ito yung pinaka-smooth na nangyari sa buong travel ko. Bakit? Number one, sa travel requirements, wala nang ganong hinihingi from Philippines to Bangkok. Ang kailangan nyo na lang guys is i-fill out nyo yung e-travel. Kasi sa Pilipinas, kailangan na yun. Yung parang departure card na sinusulatan natin dati, pero ngayon, online na siya. So guys, ilalagay nyo lang naman doon yung flight details nyo, kung ano yung purpose of travel nyo, kung ano yung occupation nyo, yung name nyo, yung passport number, ganun lang naman yung mga kailangan nyo ilagay doon. And hindi naman yun nakakatakot. And yung e-travel na yun guys, gagamitin nyo uli yun pagka pa-uwi na kayo. Magsusulat uli kayo ng bago online, okay? And number two guys, tuwang-tuwa ako kasi syempre, dati kasi puro DIY ako. Pero guys, take note, itong travel ko na to ay hindi po ito DIY ngayon kasi nag-avail ako ng package, okay? So yung package na in-avail ko from Gladex Travel and Tours, and sila yung nag-ayos ng lahat ng requirements for me. Sila yung nag-ayos ng hotel ko, sila yung nag-ayos ng transfer ko, sila yung nag-ayos ng tour ko bukas, ng whole day tour ko bukas, at sila na din yung nag-ayos ng aking travel tax. So wala na talaga akong inayos guys, pati yung airfare ko sila yung nag-ayos. Sobrang smooth. Kaya tuwang-tuwa ako kasi nahanap yung Gladex. Matagal ko na silang kilala. Kaya lang kasi dati, since from Nueva Ecija ako, hindi ako nakakapag-inquire sa kanila kasi iniisip ko kailangan bang pumunta. Pero, pwede na pala ngayon i-message sila sa mismong Facebook page nila at doon nila kayo i-entertain. Kaya guys, if ever na ito, simula pa lang ng vlog to, makikita nyo sa mga susunod na vlog ko kung paano experience ko sa pag-book ko ng all-in package nila. Good for 5 days and 4 nights. So guys, yun, abangan nyo na lang sa mga susunod na video. And guys, if ever na gusto nyo mag-book sa Gladex Travel and Tour, sabihin nyo lang na nakita nyo yung Bangkok Travel Package from me. Kasi guys, bibigyan nila kayo ng discount, bibigyan nila kayo ng napakagandang price at
rate, okay? And guys, number 3 is tuwang-tuwa ako kasi guys, syempre, sa mga hotel kasi dito sa Bangkok, ang alam ko lang is yung Siam at Siam, PJ Watergate at Picnic Hotel dahil yun lang yung tinutuluyan ko dati. And dun lang sa Gladex ko nalaman itong Tarawish. So, binigyan kasi nila ako ng options ng hotel doon. Binigay din nila yung Picnic actually. Pero, natuwa ako kasi dito ako natuloy sa Tarawish. Kasi guys, aside from great deal tong Tarawish, is napakaganda din ng kanyang location. Kumbaga, parang new location naman kumpara sa mga ibang natutuluyan ko dito sa Bangkok. And napakaganda. Tignan nyo naman yung background ko guys. Sobrang calm, sobrang clean ng vibe, and sobrang lapit nito sa lahat ng mga attractions. And guys, take note, yung BTS station, makikita lang dito sa bintana ko. And guys, isa pa sa nagustuhan ko dito sa trip ko kasi guys, dati kapag kakunyari nagpupunta ako dito, siyempre nagagrab ako, nagbubook ako ng grab na pipick up sa akin. Eh dito ngayon, may pumick up sa akin and tuwang-tuwa ako kasi solo ko yung pag-pick up. Like for example, yung grab solo din naman pero natutuwa ako. Yung kumbaga, nakita ko kasi pangalan ko, dati na-experience ko na yon sa mga tour na ina-availan ko, nakalagay doon Paul Ivan di Guzman. Pero dito natuwa ako kasi nasa airport, nakalagay doon si ate, ayan, ilalagay ko dito yung itsura. So guys, nakalagay dyan Paul Ivan Arnie Guzman. And yun, nahanap ko, kasi nakalagay lang yung pangalan ko doon, so kumbaga hahanapin nyo lang doon, and lalapitan nyo, at pag nilapitan nyo, dadalhin na nila kayo sa parking. At ito nga pala, bago ko makalimutan, tuwang-tuwa din ako dahil guys, sa immigration, first time sa akin nangyari to. Sa immigration, hindi ako tinanong ng kahit isang tanong. Like guys, kahit kunyari, kailang ka uuwi. Dati kasi, yun yung natitirang question sa akin kapag ka kunyari, nagtatravel ako. Pero ngayon, wala nang ganun. Ang tinanong na lang sa akin is, passport. After nun, wala na. Tanong ba yung passport? O di ba hindi din tanong yun? So wala talaga guys. Alang question, walang interrogation na nangyari kaya tuwang-tuwa ako. Siguro kasi inisip nila na lagi ako nagtatravel. And actually guys, kasi nung isang araw, kauuwi ko lang galing sa Singapore. At ngayon, ito na tayo. Nasa Thailand na naman tayo at naglalagi. So yun lang naman guys for the first day ng ating Bangkok travel vlog. Okay, so abangan nyo pa sa mga susunod na video ang mga i-feature ko na dapat yung puntahan para ma-maximize ang upcoming Thailand trip nyo dito. Okay? So yun guys, maraming salamat. Yun lang. Thanks!